Aminado ang Department of Labor and Employment na nananatiling hamon sa mga Pilipino ang underemployment. Isa yan sa mga layong tugunan ng binubuong job placement office kung saan mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naayon sa kanilang kakayahan. Nakatutok si JP Soriano. Gagraduate na sa susunod na taon sa kursong Information Technology si Ishii. Dahil alam ni Ishii ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ngayon pa lang daw sinusubukan na niyang magtingin-tingin ng job opening sa ilang kumpanya. Bukod sa mga naunang graduate na may katulad niyang kurso na wala pa rin trabaho, ang isa pang iniisip ni Ishii. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao na magtrabaho. Batid daw ng Labor Department na isa ang pagsulpot at paglawak ng Artificial Intelligence o AI sa mga posibleng maging dahilan para mabawasan ang trabaho ng mga IT at maging BPO o call center operator sa Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, sa halip na hamon, dapat daw tignan ng AI bilang pagkakataon para makabuo ng ibang uri ng trabaho. Ang mahalaga raw, handa ang mga Pilipino na muling mag-aral ng bagong kaalaman. Isang halimbawa raw dito ang mga kursong may kinalaman sa information technology na maaaring ialok ng libre ng TESDA. Merong kasamang mawawala, merong magkakaroon, kaya nga very important na ma-project natin. Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Mula sa 3.7% noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 3.9% nitong Oktubre. Tumaas din ang underemployment rate o yung mga may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa kinikita at benepisyo. Ayon sa PSA, isa sa pangunahing dahilan niyan ay ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo noong Oktubre. Ayon sa DOLE, ang underemployment, isa rin sa mga nananatiling hamon sa mga Pilipino. Ang accounting graduate nga na si Gian, nakahanap ng trabaho pagka-graduate pero plano pa rin maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Mahirap din po yung paghanap ng work dito, then mas malaki rin po yung sahod dun sa ibang bansa. Hindi raw mapipigilan ang mga gaya ni Gian na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan daw ng mga binubuong Job Placement Office o JPO, gaya ng inilunsad ngayon dito sa University of the Philippines, mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naaayod sa kanilang kakayahan at kaya pang gawin. A better match would help, no, in their employment. And the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Ayon sa DOLE, base raw sa key employment generators para sa mga susunod na taon, ang mga in-demand jobs ay manggagaling sa mga industriyang may kinalaman pa rin sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare, creative industries, education, at information and technology. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para makatugon sa napapadalas na mga bagyo sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ligtas Pinoy Centers Act. Alinsunod dito, magtatayo ng fully equipped at climate resilient evacuation centers na kaya dapat matagalan ang mga bagyong may lakas na hanging di bababa sa 300 kilometers per hour at hanggang magnitude 8.0 na pagyanig. Layon din ito na mas mapagtuunan ng pansin ng mga paaralan ang aspeto ng edukasyon kaysa sa nagagamit ito bilang evacuation centers. Nilagdaan din ng Pangulo ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act. Sa tulong nito, pansamantalang may pagpapaliban ang paninigil sa utang ng mga estudyanteng nasa calamity declared areas nang walang penalty at interest. Sakop dito ang nasa higher education at technical vocational training programs. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Abot langit ang tuwa at pagkamangha ng marami nating kababayan nang kanilang namataan sa kalangitan ng isang misteryosong liwanag. Ano nga ba ito? Ating imbestigahan para tayo'y maliwanagan. Nagliwanag ang kalangitan madaling araw nitong Miyerkules sa paglitaw ng misteryosong liwanag na ito. Ang tila rumaragasa at kumikislap-kislap ang liwanag.
namataan sa iba't ibang probinsya sa bansa. Isa sa mga napatingala at namangha ang taga Surigao del Norte na si Venis. Na-mesmerize talaga ako. So with my friends, we're like, oh my God, what's that? Mahigit 400 kilometers naman mula sa Surigao del Norte, naispatan daw ang misteryosong diwanag dito sa Cebu. Na-amaze talaga kami kasi it's really rare na makita ng ganun. Kutob ni na Venis at Joel ang kanila raw nakita sa kalangitan nitong Miyerkules. Posible isang? It was a meteor shower. Meteor shower. Tama kaya ang kanilang hinala ng meteor shower ito? Kuya Kim, bakit ba nagkakaroon ng meteor shower? Kuya Kim, ano na? Nagkakaroon ng meteor shower kapag ang Earth ay dumadaan sa path ng isang comet. Ang mga debris na naiiwan sa buntot nito ang nagmumukha ng meteor shower. Nagaganap pa mga meteor shower sa particular na buwan sa isang taon. Ngunit ang nakita sa kalangitan noong December 3 ay hindi isang meteor shower. Kasi yung itsura niya hindi consistent sa itsura ng mga meteor shower. Kaya rin siguro kaya nagkaroon ng confusion. Naglalabas kasi si PhilSat ng advisory pag may rocket launch, kapag may babagsak na debris over our area. Pero kung hindi ito meteor shower at hindi rin rocket debris, ano kaya ito? Base dun sa itsura niya, consistent isang space debris re-entry event. Pag nagre-enter sila, nakikita natin na magkakaroon tayo ng pangyayari na parang nagbe-break up yung mga bagay na yon in the atmosphere. Kaya ganun yung itsura niya. Medyo unpredictable siya eh. Kasi may mga space debris na hindi na siya natatrack talaga. Sabi ng PhilSat, halimbawa ng mga nagre-enter ng space debris ay mga bahagi ng mga lumang rocket o satellite. Debris pala yun. Naliwanagan kami. Slightly disappointed because as a child, we were told that if you see a shooting star, you should wish. Pero sa mga gustong makakita ng legit o totoong meteor shower sa kalangitan, kailan ba tayo dapat mag-abang? Sa mga gusto makakita ng meteor shower gaya nitong nasa ating studio, hindi nyo na kailangan mag-antay ng matagal. Mula kasi nitong December 4 hanggang December 17, namamataan sa ating kalangitan ang Gemini Meteor Shower. Ang peak ng meteor shower inaasahan sa gabi nitong December 14. Ang Gemini Meteor Shower ang isa sa pinakamalakas at pinakamaliwanag na meteor shower sa taong ito. At mas makikita ito lalo na kung malayo ka sa mga ilaw. Papanoorin nyo ito mula sa lugar na mababa ang light pollution. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inaaraw-araw na ng MMDA ang pagbabantay sa mga pangunahing kalsada at mabuhay lanes para masabata ang mga lumalabag sa batas trapiko at matiyak na maayos ang trapiko, lalo na ngayong Kapaskuhan. Nakatutok si Oscar Oida. Ang kapirasong papel na lang na ito ang dadatna ng sino mang nagmamay-ari ng AUV na ito na hinatak ng mga tauhan ng MMDA kanina sa may Escalera Street, kanto ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Bukod daw kasi sa no parking na sa lugar, ipinarada pa ito sa tabi ng isang fire hydrant. Wala rin kawala ang pickup na ito na isinampa naman sa may bangketa. Dahil unattended o wala ang driver, hinatak na rin. Sa kahabaan pa rin ng Katipunan Avenue, huli rin ang iba pang alanganin ang pagkakaparada. Yung mga may driver, tinikitan lang. Tulad na lang ng van na ito, nasasakyan pa man din ng pamahalaan. Pero yung mga unattended, tuluyang nahatak kahit pakalaunay, lumutang na ang mga driver nito. Pag may tober na sa ilalim din, dumating na yung driver, hindi na po siya unattended. So doon na po yan, tuloy-tuloy na po mahahatak na po yun. Pagdating ng pituwason, mas marami pang mga sakyang nakaparada ng alanganin ang inabutan at nahatak. Inaaraw-araw na raw talaga na matauhan ng MMDA ang ilang mga pangunahing kalsada maging ang mga mabuhay lanes. Lalo't ito ang mga alternatibong daan patungo sa mga malls at iba pang pasyalan ngayong Pasko. Kanina, sinadya rin ng MMDA ang mga lugar na may mall sa EDSA Mandaluyong para matiyak na nasa ayos ang daloy ng trapiko sa lugar. When it comes to the small violations, so we will just try to manage them para naman po hindi makadagdag sa yung obstruction. We have to keep in mind yung road safety. It doesn't mean na lenient po tayo, basta-basta na lang po tayo mag-violate. Hindi pa rin po pwede yan. If it's ano, no, kung makakasacrifice na po ito sa safety ng ating mga co-motorists, eh definitely if we have to apprehend them, we will apprehend pa rin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Naglayag malapit sa Spratly Islands ang isa sa mga warship ng Amerika bilang bahagi ng Anilay Freedom of Navigation Operation. Paghamon anila ito sa paglilimita ng ibang bansa, kabilang ang China, sa malayang paglalayag doon. At nakatutok si Chino Gaston. Ito ang USS Preble, isa sa mga warship ng United States Navy na kung tawagin ay destroyer. Sa isang pahayag, sinabi ng US Navy na dumaan kanina ang USS Preble malapit sa Spratly Island sa South China Sea, lugar na pinag-aagawan ng ilang bansa. Ayon sa US Navy, ang ginawang paglalayag ng USS Preble ay isang Freedom of Navigation Operation. Dito, hinahamon nila ang mga paglilimita na ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage o malayang paglalayag sa lugar, gaya ng pag-require sa mga dadaang barko na magpasabi o humingi muna ng permiso. Tinawag itong unlawful ng US Navy. Ilang beses na rin nagsagawa ng Freedom of Navigation Operations ang Amerika sa South China Sea na inalmahan ng China. Nangyari ang pinakahuling Freedom of Navigation Operation sa gitna ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing hindi raw nila alam ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa May Spratlys. Pero sa isang hiwalay na aktibidad, sama-samang naglayag ang mga barko ng US, Pilipinas at Japan sa ikalimang Multilateral Maritime Cooperative Activity. Layon daw ng aktibidad na paigtingin ng interoperability o kakayahang magsanib puwersa ang tatlong bansa para tugunan ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Ginagawa ang MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, bagamat hindi sinabi kung saan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happening. Guess who's pregnant too? It's Megan Young and Mikael Daez. Sa isang cute and super Mario-inspired pregnancy reveal, ibinahagi ng Kapuso couple that they are pregnant with their first child. Congratulations, Megan and Mikael! Nakipag-bonding sa mga bata sa National Children's Hospital ang Sparkle artist na sina Shuvia Trata and Kim Perez. Sa Art Gap event, katuwang ang Little Arc Foundation, nag-share sina Shuvia at Kim ng kanilang creativity sa kids at nakisaya sa games. Dumalo rin si GMA Network Vice President for Corporate Affairs and Communication, Angel Javier Cruz. 23 years nang ginagawa ng GMA ang outreach program na Art Gap kung saan namimigay ang Kapuso Network ng Christmas gifts sa mga bata. K-pop news naman! Today is destined! The NHYPEN boys are back in Manila para sa kanilang fan meeting tonight. Airport pa lang, marami ng engines ang nag-abang. At malakas-lakas ang fan service dahil si Jungwon ibinaba ang bintana ng sasakyan para mag-hi sa fans. Exciting ang 2025 para kay Shining Inheritance star Kylene Alcantara na ngayon pa lang ay naghahanda na para sa bago niyang series at next year din. Ipakikilala na raw ni Kobe para si Kylene sa pamilya ng kanyang mommy Jackie Forster sa US. Kai, are you ready for it? Makichika kay Lars Santiago. Quality time with the family sa Bicol ang focus ni Shining Inheritance star Kylene Alcantara ngayong holiday season. What are your plans sa pag-uwi sa Bicol? Kumain ng lahat ng Bicol dishes, maanghang, kainin ng luto ng aking lola. At napakaray po, we're just planning to chill, of course, it's the holidays. Extra special ang magiging celebration kasama si Kobe Paras. With family, always, as much as possible with family. And I'm happy that Kobe will be joining us. Meet the family ang peg dahil next year pupunta namang California, USA ang dalawa dahil ipapakilala ni Kobe si Kylene sa kanyang pamilya sa mother side. I have a lot of family from my mom's side in the States, so I would love for them to meet Kai.
Ready na kaya si Kailin na makilala ang mommy ni Kobe na si Jackie Forster? Oh, definitely. Na-meet niya na pang aking buong angkan. Why not naman, diba? Yung kanya naman. Ngayon pa lang, excited na raw si Kobe para dyan. Not a lot of people have met my family from my mom's side, so it'll be exciting for me for them to, you know, meet Kai. Speaking of next year's ganap, naghahanda na rin si Kailin para sa isa pang bagong series. Lalo pa raw siyang excited dahil sa Kapuso actress na makakasama niya sa project na magsisimula na niyang gawin this January. Mare ko siya and I'm so happy na makakasama ko siya sa proyektong ito. Dahil alam ko sa paggawa ng proyektong ito marami ako matututunan sa kanya. Dahil idol ko siya ever since. Talagang blessed si Kailin dahil sa dami ng endorsement projects. Diyan ka magaling, Lola. Kabilang ang ongoing Kapuso Afternoon Prime na Shining Inheritance. Lalong sumasama na raw ang karakter ni Kailin doon na si Joanna. Marami ng agawan na nangyayari. Maraming sabunot at maraming sampalan. Pero ang tanong talaga eh, mapapatawad ba nilang isa't isa? After sa lahat na nangyari, after sa lahat ng emosyonal na mga naramdaman ng mga karakter. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happening. Damang-dama na rin ang Pasko sa Laguna, kung saan napuno ng makukulay na ilaw at pagtatanghal ang UP Los Baños. Bukas din yan o bukas din yan para sa publiko. At nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, tapos na yung programa rito pero marami pa rin yung mga estudyante dito sa UPLB kahit umumbon na kanina. Ito po yung Christmas tree na pinailawan nila kanina. 3, 2, 1! Umpisa na ng Paskong UPLB. Pinailawan na sa Freedom Park ang 50 talampakang Christmas tree na ito na halos 2 dekada na raw ginagamit ng universidad ayon sa mga opisyal dito. May pa-concert din. Bida ang mga estudyanteng performer, kabilang ang UPLB Choral. Di lang mga estudyante, faculty at staff ng UPLB ang nag-enjoy dahil bukas ang campus pati sa publiko. Anong Christmas wish nyo? Sana po magka-jowa na ako. Sana mas maging mataas ang grades namin this sem. Yeah! Kasama ka bang manood? Siya po. Pero kung sinamantala ng ilan ang Christmas tree lighting para mag-date, ang single na si Angel wala raw ganang manood ng Christmas tree lighting. Wala po kasing nag-aaya. Wala ding ano, walang kakaadin. 10,000 Christmas lights ang nagbibigay ngayon ng Pasko feel sa buong campus. Kailangan daw yan ng mga estudyante dahil sa susunod na linggo, Hell Week na raw o yung tawag nila sa Finals Week. Kahit na ngarag-ngarag kami sa mga requirements, parang pag nakikita mo yung atmosphere dito, parang napipil mo pa rin yung Christmas ambience. Bukod sa Christmas tree, ramdam din ang Pasko sa kanilang bilin na inukit mula sa mga natumbang puno sa loob ng campus dahil sa bagyo. Meron ding bazaar sa campus sa mga gustong kumain at mamili. At sa gate ng universidad, babati agad si Santa Claus. Bukas ang ilaw ng Christmas tree ng UPLB tuwing gabi, alas 6 hanggang alas 10 mula ngayong araw hanggang January 6. Mel, sa mga gustong humabol, bukas po itong campus hanggang 10 p.m. pati yung kanilang bazaar. Ako, ang Christmas wish ko para sa mga taga-UPLB, sana pumasa kayo next week sa inyong finals exam. Yung munang latest mula rito sa Laguna, Merry Christmas na agad, Tita Mel. See you later sa Christmas party. Balik muna sa'yo. Hoy, Merry Christmas sa inyong lahat dyan, ha? Sa UPLB, maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Ginawaran ang pagkilala sa Anak TV Seal Awards 2024 ang mga programa at personalidad ng GMA Network at kabilang dyan ang inyong 24 Oras. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humakot ang parangal ang GMA Network Programs at Personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 Oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal.
Binigyan din ng Anak TV silang 24 oras weekend at ang balitang hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, 1 North Central Luzon at 1 Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and the Head for Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seba, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV silang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV silang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap, Household Favorite Programs din ang Family Feud, I Witness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw Star Barbie Forteza, Unang Hirit Host Chaira Diaz at May Ilonggo Girl Star Jillian Ward. Maraming salamat po sa inyong paniniwala na ako po ay isang magandang impluensya sa mga kabataan at ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Malaking bagay itong award na to dahil especially kabataan ang makapumili nito mga parents, educators, young children. So, ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame Awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino Nakatutok, 24 Horas.